Ang kahalagahan po ng pag-celebrate ng Eid al-Adha ng mga buong kamusliman saan man dako ng mundo ay kumpara sa mga nagdaang Eid al-Adha o pag-celebrate ng Eid al-Adha, ito ay panatag ang mga Muslim na nag-celebrate ng Eid al-Adha dahil nagawa nila kung ano yung mga traditional na traditional o sunnah ng pagsasagawaan ng Salatul Eid o pag-celebrate ng Eid al-Adha. Kumpara sa mga nakaraang taon na kung saan ang mga Muslim, hindi lang po mga Muslim, bagkus tayong lahat na anumang reliyon ay nagkaroon ng pagsubok o ito ang COVID-19. So ngayon pag-celebrate ng Eid al-Adha ito ay napakaganda dahil ang buong kamusliman ay walang pangamba na kung saan may isasagawa nila ang mga gusto nilang pag-celebrate o pagsunod sa anumang nakagawian na pag-celebrate ng Eid al-Adha. Ang nakikita ko po sa mga kamusliman na kung saan na dumating dito anumang panahon, ito man ay makulimlim o maulan man, nandito pa rin sila upang tugunan ang anumang kautusan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at ganun din at tugunan ang anumang sunnah o pamamaraan ng Propeta Muhammad katulad na lamang ng pagsasagawa o pagdarasal ngayong araw na ito na kung saan ito ay tinatawag na Eid al-Adha. Sir, kayo po ba, ano yung mensahe nyo sa mga kapwa nyo kamusliman ngayong personal message nyo? Ang personal message ko po sa buong kamusliman ay patuloy nating isagawa kung ano yung mga ipinag-uutos sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at ganun din patuloy nating iwasan kung ano ang mga ipinagbabawal sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at gawin natin kung ano ang makakabuti sa atin dito sa mundo at makakabuti higit sa kabilang buhay. Sir, matapos na nung pagdarasal kanina, ano pa yung mangyayari? Kabilang sa pag-celebrate ng mga Muslim, ito ay ang may mga kaya ay nagkakatay ng tulad ng baka o kambing kung sino man po yung may mga kaya at ganoon din nagse-celebrate yung mga pamilyang mga Muslim sa iba't ibang lugar dito hindi lang po dito sa Pilipinas maging sa kandako ng mundo ay nagse-celebrate ng Eid al-Adha dahil ang Eid al-Adha ito ay pangalawa sa dalawang pista na kung saan sinise-celebrate ng mga Muslim ang Eid al-Fitr pagkatapos ng Ramadan at ngayon ay Eid al-Adha sa taunan ng Hajj. Sir, meron, alam niyo yung Pilipinas, madami tayong pagsubok na pinagdaraan. Meron ba kayong dasal para sa Pilipinas specific sa bansa natin? Ang dasal po namin sa sambayan ng Pilipino ay sana po ay panatilihin natin ang pagmamahalan sa ano pa mang reliyon. Dapat igalang natin kung ano ang pananampalataya o anong paniniwala ng bawat isa at igalang natin kung ano ang tradisyon ng bawat isa. So magmahalan tayo, hindi man tayo magkaisa sa ating paniniwala, magkaisa po tayo sa pagiging Pilipino natin. Actually, ang dasal po namin doon ay sana po ay manatili ang kapayapaan saan mang dako ng mundo.